Magandang araw sa inyong lahat. Muli, ako si Yesahara at ngayon ay pag-uusapan natin ang mga iba't ibang halimbawa ng wikang ginagamit natin dito sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay kilala bilang isa sa mga bansang maraming ginagamit na wika. Katunayan, 180 lingwahe ang tinatayang ginagamit sa kapuluan. Sa Section 6 at 7, Artikulo 14, na nakapaloob sa Constitution ng Republika ng Pilipinas noong 1987, Filipino at Ingles ang opisyal na wika ng Pilipinas na bahagi ng komunikasyon at pagtuturo. Ngayon, narito ang ilan sa mga halimbawa ng lingwahe na ginagamit sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa Luzon, Kapampangan, Bicol, Ilocano, Ibatan at Tagalog na siyang pangunahing wika sa Pilipinas. Sa Visayas naman, Waray, Iligaynon, Aklanon, Karay-a at Cebuano na sinasabing may pinakamalaking bilang ng katutubong mananalita sa Pilipinas. Sa Mindanao, Maranao, Surigaonon, Yakan, Taosug at Chabacano na isang pangkat ng wikang Kreyolo na batay sa Kastila na sinasalita sa Pilipinas. Isa sa wikang nais kong bigyan ng tuon ay ang wikang Waray ay isang wika sa mga lalawigan ng Samar, Hilagang Samar, Silangang Samar, Leyte at Biliran sa Pilipinas. Ang pangkat ng mga wikang Waray ay binubuo ng Waray, Waray Sorsogon at Masbate Sorsogon. Bisakol ang tawag naman sa mga wikang Waray, Sorsogon at Masbate Sorsogon dahil komplementaryo sila ng mga wikang Bisaya at Bicolano. Lahat ng wikang Waray ay kabilang sa grupo ng mga wikang Bisaya at may kaugnayan sa mga dialektong Iligaynon at Masbateño. Tinatayang may 3 milyong tagapagsalita ang wikang ito sa buong Pilipinas. Ilan sa mga halimbawa ng wikang Waray ay araw, adlaw, mabuti, maupay, sino ka, hin-o ka, bukas, buhas o buwas, kahapon, kakulok. Damo nga salamat! Ang susunod naman nating pag-uusapan ay kung ano ang posibleng epekto kung di nabigyan ng mga kababaihan na karapatang pumoto o maghalal ng opisyal ng pamahalaan. At para sagutin ang katanungan iyan, inanyayahan ko po ang aking mami, Mami Gray. Yan. So, maraming salamat, yes, ha? At para sagutin ang tanong na yan, naniniwala ako na napakalaki ng epekto niyan dahil noong unang panahon, pinaniniwalaan na ang mga kababaihan ay walang alam at di dapat makialam sa usaping politikal at sa halip, dapat lang na manatili sa gampanin sa loob ng tahanan. Ito ay magdudulot ng mga protesta, debate sa karapatan ng mga kababaihan. Ang karapatang bumoto ng mga kababaihan ay nagbigay ng pantay ng karapatan sa mga babae at mga lalaki, anuman ang relihiyon, antas ng pamumuhay sa lipunan o edukasyon. Tulad sa ating tahanan, malaki ang impluwensya ng mga kababaihan, kaya marami ang natatakot na mabigyan sila ng pantay na karapatan. Ang karapatan ng mga kababaihang bumoto ay nagbigay ng pagkakataon na magkaroon ng boses at maglukluk ng mga tagapaglingkod dahil ang pagboto ay isang pribilehiyo. Kung saan nakikisangkot tayo sa mga gawain ng gobyerno para sa ating kapakanan. Ito din ay isang responsibilidad na dapat nating protektahan at gampanan ng buong katapatan dahil tayo din ang sisisihin sa ating mga gagawing pagsisihin. Maraming salamat, Mami, sa inyong binahagi. Ako din excited ako pag dumating ang edad ko na ako ay makaboto. At bilang pagtatapos, nakakalungkot isipin na ayon sa mga datos ay may humigit 50
lahi sa Pilipinas ang malapit nang mawala dahil sa pagkaunti ng mga gumagamit nito. Kaya hamon sa ating lahat ang pagpapatuloy ng pagpapayaman sa kaniya-kaniyang lingwahe sa pamamagitan ng paggamit nito sa iba't ibang larangan, literatura at sining. Dahil sabi nga ni Dr. Jose Rizal, ang di magmahal sa sariling wika, daig pa ang hayop at malansang isda. Maraming salamat po! Ako si Yesa, hanggang sa muli!